Ito po ang isa sa mga sumbat, sa mga isinusumbat ng pamilyang Duterte sa mga Marcos. Sabi daw ni, or sabi natong si Baste, Davao City Mayor Baste. Ano daw? Tama daw si Marcos Jr. Wala daw aspirations para sa bansa, wala daw pagmamahal para sa bansa. Hindi pa pareho kayo? Na kaya kayo na andyan sa pwesto ay gusto niyo lang manatili sa power? Gusto niyo lang per se ng power. Yun lang yun. At magkamal. Magkamal ng yaman. Yan naman yun eh. Yan naman ang bottom line na itong mga ito eh. Tapos nakikita natin, itong bangayan na ito, tumitindi. Ulitin ko ha, bukod sa parinigan, bukod sa mga akusasyon, meron na rin panunumbat. Ito po ang matinding sumbat na itong si Baste. Dahil daw sa kanyang ama rin, ay siguradong, or kaya sigurado ang naging panalo nga na itong si BBM dahil sa pag-endorso nga daw ni Duterte. Remember that it was my father who allowed the burial of your father. Yun. Marami pa. Marami pa siguradong isusumbat itong mga Duterte sa mga Marcos. At syempre hindi naman papayag ang isang nasa power para siya ay sumbat-sumbatan lang at akusahan ng kung ano-ano. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte says he was dismayed by the efforts calling on the government to cooperate with the International Criminal Court. Ito ngayon ang pinagpuputok ng butsi na itong mga Duterte dahil talaga sa kaso sa ICC. Sinuportahan una na itong si Duterte, si Marcos Jr. Siguro sa pangako nga na, okay, maliligtas ka sa ICC, wala tayong magiging problema sa ICC. So ngayon, nagbago ang isip ng hangin, di ba? Regarding the ICC, I want to bring this up. There, remember that it was my father who allowed the burial of your father. I hope you will remember that. But you never did. I have lost my respect for you. Yan ang sabi na ito si Baste kay Marcos Jr. In the first place, sa tingin ko, wala naman talaga kayong respeto sa isa't isa. Una pa lang. Ang seste kasi, pareho kayong ganid. Pareho kayong gutom sa power. Kaya minabuti niyo in the first place na maggamitan. Gamitan po ang tawag doon. Hindi po kayo dating magkaibigan. Sa totoo lang, dati na po kayong magkaaway. Kaya lang kasi, pareho kayong makikinabang kung kayo ay magdrama, kung kayo ay maggamitan, at kung kayo ay magkunwari na mayroong unity. Yan ang nangyayari ngayon. May unity ba? Wala. Mulat sa poll, wala talagang totoong unity. At ngayon, ang bukang bibig na nitong si Marcos Jr. ay yung salitang trust. Trust the government. Good luck.